Noon pa lang, ramdam at alam kong may kakaiba na sa pamilya ko. Iba yung tradisyon namin sa ibang mga pamilya na nakilala ko. Naisip ko na baka ganun talaga ang bawat pamilya at angkan. May kanya-kanyang paniniwala at ginagawa. Itago mo na lang ako sa pangalang Mira. Malayo-layo po yan sa totoo kong pangalan. Ayoko rin po kasing makilala ako at ayokong malaman ng mga kaanak ko na naishare ko sa inyo ang lihim ng aming pamilya na matagal ko nang tinatago. Nasabi ko nga na may kakaiba sa pamilya namin. Hindi rin naman ako masyadong aware sa kultura namin sa probinsya sa Bohol dahil lumaki ako sa syudad na may kalayuan doon. Umuwi lang kami sa probinsya kapag gusto kaming makita ni Lola at iba naming kamag-anak. Minsan naman kapag baasyon namin sa school. Alam kong may hidwaan sina Mama at Lola. Hindi ko alam ang eksaktong detalye pero tumakas daw si Mama sa isang malaking responsibilidad. Akala ko noong una ay yun ang pagsuporta sa pamilya dahil siya nga ang panganay na anak. Maaga rin kasing namatay si Lolo kaya siya ang inasahan ng mga kapatid niya. Iyon ang buong akala ko noong bata ako. Pero mali pala ang alam ko sa totoong dahilan ng tampuhan nila ni Lola. Marami akong mga tanong nung una kong pagpunta roon. Bakit nila ginagawa yung ganito? Bakit lumalabas sila madalas kapag gabi at madaling araw? At bakit hindi ko yun maintindihan? Napaarami kong tanong dati na hindi masagot dahil ang sabi sa akin ni Mama na dapat ay laging nasa tabi niya lang ako, pati na yung isa kong kapatid na babae. Napa-protective ni Mama sa amin kapag nandun kami sa probinsya. Ayaw niya nga kaming maiwan mag-isa kapag kasama ang mga pinsan o iba pa naming mga kamag-anak. Hindi ko maintindihan ang ikinikilos ni Mama dahil hindi naman siya ganoon kapag nandun kami nakatira sa syudad. Pero kapag nasa Bohol kami, eh grabe ang higpit niya sa amin. Hindi ko na talaga siya maintindihan. Hindi ko na maintindihan ang pamilya ko noong mga panahon na iyon. Di ko alam kung nadamay ba ako, pati ang kapatid ko, sa hidwaan ni na Lola at Mama. Pero bakit parang lahat yata inadamay? Bakit masyadong protektado sa amin si Mama? Pati na nga si Papa ganoon. Parang hindi naman kasi masamang tao ang mga kaanak ko. Napaabait pa nga nila sa amin at welcoming. Kahit hindi ko alam kung saan ang hugot ni Mama, yan ang mga tanong ko noon. Isang araw, nang makausap ko si Lola, ang sabi niya sa akin na ang pinakamatandang anak daw ang may pinakamalaking responsibilidad sa pamilya. Kasi sa amin daw na aslalay ang pagpapatuloy ng lahi namin. Bata pa ako noon at hindi ko naiintindihan ang sinasabi ni Lola. Dagdag pa niya na sa takdang panahon daw na kukunin na siya, eh may ibibigay daw siya sa akin. Bilang bata, natuwa ako noon kasi akala ko pera o alahas ang ibibigay niya. Pero hindi naman ako excited na mawala o mamatay si Lola. Tuwang-tuwa ako sa isipin na may ibibigay sa akin si Lola sa takdang panahon. 64 years old noon si Lola nung sinabi niya iyon sa akin. At sa tanda niyang iyon, eh napaalakas pa niya. Kaya nga ang sabi ko, kapag tumanda ako, eh mas gugustuhin ko na lang na sa probinsya mag-retire dahil sariwa ang hangin at malayo sa stress kumpara sa Maynila. Nagbago ang ekspresyon ni Mama nung nalaman niya yung sinabi sa akin ni Lola, yung ibibigay daw sa akin sa takdang panahon. Nagalit siya sa akin at sinabihan ako na huwag na huwag tatanggap ng kung anumang bagay na galing kay Lola. Takang-taka ako noon kasi ano bang masama sa pagtanggap ng regalo mula sa sariling Lola? Lumipas ang ilang taon at ganun pa rin ang trato ni Mama kay Lola. Sa mga nagdaang panahon ay parang palayo ng palayo ang loob nila sa isa't isa. Tumatanda na si Lola at sana magkaayos sa sila. Iyon ang nasa isip ko habang lumalaki ako. Mabait naman kasi ang lola ko kahit medyo strikta at gusto na siya ang masunod sa pamilya. Kahit matanda na siya, eh sinusunod pa rin siya ng mga anak niya, maliban nga lang kay Mama. Tuwing pumupunta nga kami sa probinsya,
ay lagi niya ako sinasabihan na malapit ko nang matanggap ang ibibigay niyang napaka-importanteng bagay sa akin. Hindi ko na yun sinabi kay Mama dahil alam ko naman na magagalit lang siya. Noong nagdalaga na ako ay parang doon ko napagtanto ang kakaibang gawain ng mga kamag-anak ko, lalo na si Lola. Lagi kasi siyang lumalabas tuwing gabi at kahit matanda na ay napakalakas pa rin. Kasi kung ikukumpara mo si Lola sa mga kasing edad niya, eh napakalayo ng pagkilos niya sa mga iyon. Napapansin ko rin na ilag sa amin ang mga kabaryo ni Lola. Kumbaga, iba ang tingin nila sa amin. Noong una, akala ko dahil hindi ako taga roon. Pero kahit sa mga kaanak ko, mga pinsan, tito at tita, iba ang tingin nila. Parang takot sila makisalamuha sa amin. Minsan nga natanong ko si Mama na bakit parang iba ang tingin ng ibang tao sa amin kapag nasa probinsya. Pero kapag nasa Maynila naman ay hindi naman ganun tumingin ang ibang tao. Naisip ko nga na baka nakaaway ng angkan namin yung ibang mga tao roon. Ang sabi naman ni Mama ay hayaan ko na lang. Iba raw ang tao sa syudad kesa sa tao sa probinsya namin. Dalaga na ako nito at medyo nagiging open na sa akin si Mama. Ang sabi niya sa akin, may kakaiba talaga sa pamilya namin, kaya iba ang trato ng mga tao. Kaya nga raw niya piniling manirahan sa syudad para makapagsimula ng bagong buhay. Yun daw ang kinagalit ni Lola sa kanya dahil parang iniwan niya ang responsibilidad bilang nakatatandang anak na dapat gumabay sa mga nakababata niyang kapatid. Bakasyon na at balak muling umuwi ni na Mama sa probinsya dahil may sakit daw si Lola at gusto niyang makita ang mga apo. Natuloy naman kaming umuwi pero hindi na nakasama si Papa dahil sa trabaho. Bali ako, si Mama at yung isa kong kapatid ang natuloy umuwi sa Bohol. Habang nasa biyahe kami, kinausap kami ni Mama at sinabing wag na wag tatanggap ng kung anumang bagay, lalo na yung parang itim na alahas. Ang sabi niya, malas daw ang itim na bagay na iyon na baka ipasa sa amin ni Lola. Muli na naman akong nagtaka kasi bakit naman kami pamamanahan ni Lola ng alahas na malas? Hindi ko talaga maintindihan noon ang pamilya namin. Pagdating namin sa probinsya, inaaratay na si Lola at hinanghinana. Nagulat ako sa itsura niya kasi parang ang laki ng itinanda niya at biglaan ang panghihina. Sumasakit na rin daw ang mga kasukasuan niya. Ibang-iba siya nung huli ko siyang nakita na napakalakas pa. Masyadong biglaan ang pagbagsak ng katawan niya. Sabi ko naman sa mga kaanak ko na sana ay dinala na lang nila si Lola sa ospital para matingnan dahil nakakaawa talaga ang kondisyon niya. Ang sabi naman ng tito ko, ganun daw talaga pag tumatanda na. At tanggap na ni Lola na ganoon ang mangyayari sa kanya. Nainis ako kasi bakit parang sinusukuan nila si Lola. Doon muna kami nagstay. Ang sabi kasi ng mga kaanak ni Lola, eh baka anumang oras ay kukunin na siya. Ang hiling lang daw ni Lola ay kumpleto ang pamilya niya bago siya mawala. Isang gabi, nakita ko na parang nagtatalo si Mama at ang tito ko. Nagtulog-tulugan ako habang nakikinig sa mahina nilang pagsasagutan. Sabi ni Tito na kasalanan daw ni Mama dahil tumanggi siya sa tungkulin bilang panganay. Sagot naman ni Mama na ayaw niya dahil gusto niyang mabuhay ng normal. Kahit nanghihina na, sumingit pa nun si Lola at sabi niya na ako na lang daw ang magmamana. Nagalit si Mama at sinabing huwag kaming idamay sa mga kalokohan niya. Gulong-gulo ako nun at gusto ko nang malaman ang totoo. Kinabukasan ay kinausap ko ang pinsan kong si Taleng, hindi niya tunay na pangalan. Katulad ko na rin siyang dalaga at mas matanda lang ako ng isang taon sa kanya. Tinanong ko siya kung ano yung sinasabi ni Lola na ipapamana niya kay Mama na dapat ay ibigay na lang sa akin. Ang sabi niya,
ipapamana raw ni Lola ang itim na alahas na nagbibigay ng lakas sa kanya. Dagdag pa ni Taleng na si Mama raw ang panganay, kaya siya dapat ang magmana. Pero dahil ayaw nga ng mama ko, ang gusto naman daw ni Lola eh ako na ang magmana. Sinamahan ako ni Taleng na pumunta sa bayan para mamalengke. Pansin ko talagang iba ang tingin nila sa amin. May narinig pa nga ako na nandyan na raw yung mga aswang. Sabi ni Taleng na huwag ko na lang daw pansinin iyon. Pero bakit parang hindi naiinis si Taleng sa ganong tawag sa amin? Doon na ako nagsuspetsa sa ipapamana sa akin ni Lola. Nakaramdam na rin ako ng takot. Natandaan ko yung isang palabas dati na kapag may namatay na isang matandang aswang, e ipapamana niya ang itim na binhi sa kanyang anak. Ang naisip ko nga nun, baka yun talaga ang ipapamana sa akin ni Lola. Tinanong ko pa nun si Taleng kung gusto niyang manahin ang itim na alahas ni Lola na sinasabi nila. Ang sagot niya ay oo raw. Kaso ako raw ang panganay na apo at panganay na anak ng panganay ni Lola. Kaya matik na sa akin ipapasa o ipapamana ang kung anuman yun. Ang sabi ko naman sa kanya na ang gusto niya ay siya na lang. Sasabihin ko kay Lola na si Taleng na lang. Tutal, siya naman ang madalas sa kasama ni Lola. Natuwa si Taleng noong sinabi ko iyon. Totoo kayang may taglay na lakas iyon kapag napunta sa iyo ang itim na alahas ni Lola o itim na binhi na aking iniisip? Lagi na lang talaga akong may mga tanong kasi ang daming tanong sa isipan ko na ayaw naman sabihin sa akin ni Mama. Isang gabi, tinawag ako ni Lola. Kinausap niya ako ng masinsinan. Nasa likod lang si Mama at naatingin sa amin. Malungkot ang matanda. Humihingi ng tawad si Lola kasi hindi niya na raw maibibigay ang pamana niya at sa iba na lang daw niya ipapamana iyon. Sabi pa niya na nakiusap siya kay Mama pero talagang ayaw niyang pumayag. Ang sabi ko kay Lola, eh kahit wala naman siyang ibigay sa akin, eh hindi magbabago ang paikitungo ko sa kanya. Siya pa rin ang lola ko. Kinabukasan, binawian ng buhay si Lola. Iyak ng iyak sina Mama at mga kaanak ko. Todo rin ang hagulgul ko. Pero mabuti na nga lang, bago siya mamatay, eh nagkaayos na sila ni Mama. Binurol si Lola at tanging mga kamag-anak lang namin ang dumating. Walang ibang tao o kapitbahay ang nagpunta upang mairamay. Nalungkot ako para kay Lola. Ang sabi naman ng isa kong tito, eh ganun talaga. At saka marami naman kaming magkakamag-anak, kaya ayos lang daw yun. Matapos ang ilang araw, ay nailibing na si Lola. Kami naman ni na Mama ay nagstay pa ng ilang araw sa probinsya para ayusin ang mga papeles at kung ano pa ang dapat nilang ayusin ng mga kapatid niya. Tinanong ko si Mama kung kanino pinamana ni Lola yung itim na alahas niya. Ang sabi ni Mama ay kay Taleng daw. Doon ko napansin na ilang araw ko nang hindi nakikita si Taleng. Tinanong ko yung isa kong tito kung nasaan na si Taleng. Ang sabi niya ay huwag ko raw munang istorbohin ang pinsan ko dahil may pinaghahandaan siya. Lumapit si Mama sa akin at sinabihan akong huwag nang masyadong maraming tanong. Hinayaan ko na lang iyon. Pansin ko nga na parang may pinaghahandaan sina Mama at iba upang mga kaanak. Akala ko para yun kay Lola, pero para pala iyon kay Taleng. Hindi ko maintindihan, pero hinayaan ko na lang sila. Sila silang matatanda lamang ang may karapatang sumali doon sa gagawin nila. Lahat naman kaming hindi kasali e naiwan sa bahay. Napaaraming bagay talaga nun ang hindi ko naiintindihan. Hindi ko alam kung totoo bang aswang si Lola kasi wala naman akong patunay na aswang siya maliban sa mga kakaiba at hindi normal na paglabas niya tuwing gabi. Natapos na ang gabi. Bumalik si Mama sa bahay at pagod na pagod. Sinabihan niya kami na matulog na.
Sa sumunod na araw, inakita ko ng muli si Taling na napaasigla. Nagpasalamat din siya sa akin dahil nagparaya ako. Sa isip-isip ko noon, hindi naman ako nagparaya dahil si Mama talaga ang nagpapigil na mapunta sa akin ang pamana ni Lola. Tinanong ko si Taling kung anong binigay sa kanya ni Lola. Hinanap ko ang itim na alahas dahil excited akong makita yon. Pero ang sabi niya na hindi naman daw itim na alahas yon, kundi isang binhi. Nung mga panahon na yon, kakarampot lang ang alam ko tungkol sa mga binhi. Isang beses ko lang siya nakita sa TV. Pero tinanong ko siya kung pwede ko ba iyong makita. Ang sabi naman ni Taling na hindi na niya maipapakita pa yon dahil pwede lang daw niyang ilabas yon kapag alam niyang mamamatay siya at meron na siyang pagmamanahan. Doon mas lalong lumaki ang hinala ko na ang pamilya namin ay may lahing aswang. Isang gabi, naalimpungatan ako. Ihingi-ihina ako noon, kaya lumabas ako para magbanyo. Naiinis pa ako noon dahil ilang lakad pa ang gagawin ko papuntang banyo mula sa bahay na tinutuluyan namin. Umihi na ako noon. Nang may narinig akong malakas at mabigat na pagaspas na parang nanggagaling sa isang malaking ibon na lumilipad sa paligid. Agad ko nang tinapos ang pag-ihi dahil iniisip ko na baka aswang yun. Matapos ang ilang saglit, paglabas ko ay nagkasalubong kami ni Taling. Gulat na gulat siya nung makita niya ako at ganun rin ako. Nagtawanan na lang kami at bumalik sa kanya-kanyang bahay. Pero may hinala ako. Medyo weirdo lang na siya yung lumilipad at kabababa lang niya. Ganung mga orsin kasi bumabalik si Lola nung buhay pa siya. Dahil nga siya ang nagmana, e malamang siya na ang nagpatuloy sa mga ginagawa ni Lola. Sabi ko po talaga noon na mabuti na lang at hindi ko tinanggap iyong itim na binhi na pamana ni Lola. Nawala man si Lola, ngunit hindi nagbabago ang tingin sa aming magkakamag-anak ng mga tao roon sa baryo. Matapos ang ilang araw ay bumalik na kami sa Maynila. Sinalubong kami ni Papa at agad na kinausap si Mama. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Papa noon. Nakita ko rin ang biglang pagluwag ng nag-aalala niyang mukha. Sabi ko noon, alam kong may alam din si Papa. Ilang buwan din ang lumipas nang kumprontahin ko si Mama. Tinanong ko siya kung aswang ba si Lola at kung naipasa ba yung pagkaaswang kay Taling. Ang sabi ni Mama ay hindi niya sigurado. Ang alam lang daw ni Mama ay may kakaibang ginagawa si Lola tuwing gabi at may iba itong lakas na hindi maipaliwanag. Ang sabi niya rin na si Taling ang bagong tagapangalaga ng itim na binhi na ipapamana niya sa panganay niyang anak sa hinaharap. Nagkwento rin si Mama na noong bata raw siya ay madalas siyang mabuli dahil inaasar siya ng mga kalaro niya na aswang daw si Lola. Ang iba naman daw ay iniiwasan si Mama dahil sa takot. Kaya nung tumanda si Mama ay napagdesisyonan niyang sa Maynila na lang mamuhay. At dito nga niya nakilala si Papa. Dapat daw talaga na siya ang magmana ng itim na binhi ni Lola. Pero ayaw ni Mama dahil hindi niya alam kung anong magiging epekto noon sa kanya. At gusto rin kasi niyang mamuhay ng normal. Naintindihan ko si Mama. Kahit ako rin siguro. Nagpasalamat na lang ako sa kanya dahil pinoprotektahan niya kami sa ganoong sitwasyon. Ang sabi naman niya, eh kahit ganoon sila, ay kaanak pa rin naman sila at hindi naman kami sasaktan. Doon na ako nabigyan ng kaliwanagan. Alam kong may kakaiba sa kaanak namin, pero kailangan ko pa rin igalang ang paniniwala nila. Sa totoo lang po, Sir Bob, kahit ngayong may sarili na akong pamilya, ay nakakabisita pa rin kami sa probinsya sa Bohol. Naisasama ko na rin ang mga anak ko doon. Ang maganda ngayon, mas maayos at mas masaya na sa probinsya.
Kapag naman nakikita ko si Taling, lagi kong binibiro tungkol sa itim na binhi. Tapos, tinatanong ko siya ng pabiro kung lumalabas ba yung pakpak niya o humahaba yung pangil. Laging ngiti lang ang sagot sa akin ni Taling. Kaya hanggang ngayon, sir, kahit panatag naman ako, hindi ko pa rin sigurado kung talagang may lahi kaming aswang o sadyang may sarili lang kaming kulturang mga kaanak na gustong ipagpatuloy hanggang sa mga susunod na henerasyon. Hindi na rin po ako naisali sa kultura nila dahil dito naman ako sa Maynila nakatira. Mabuti na nga lang at ginagalang din nila ang desisyon namin. Pasensya na po kung mahaba ang kwento, pero maraming salamat po sa pagbabasa. Sana po ay manatiling sikreto ang pangalan ko. Iyon lang po at pagpalain ng lahat. Ayaw niya nga kaming maiwan mag-isa kapag kasama ang mga pinsan. Takang-taka ako noon kasi ano bang masama na tumanggap ng regalo kay Lola. Kaso, ako raw ang panganay na apo at anak ng panganay ng anak ni Lola. At panganay na anak ng panganay ni Lola. Papuntang banyo mula sa bahay na tinutuluyan namin